Ilang mga tao sa organisasyon ng Lakers ay may interest nga daw sa point guard ng Charlotte Hornets. Pero bago nga natin talakayin ito ay ito munang si Ben Simmons at ang frustrated niyang team. Sabi ni Shams Aranya sa kanyang latest report, the frustration surrounding Ben Simmons had been building in recent weeks within the Nets organization. The coaching staff and players have been concerned about his availability and level of play, with some questioning his passion for the game. Well, kung nakapanood na kayo ng isang Nets game this year at na-witness nyo itong si Ben Simmons at ang kanyang paglalaro, ay talaga namang parang hindi si Ben Simmons na kilala natin this past 4 years. Talaga namang parang wala ngang aggressiveness sa paglalaro niya, talaga namang parang tinatamad, ilalayup na lang, ipapasa pa. At parang nga talagang walang desire na maglaro ng basketball, parang nandun lang siya, present lang siya. Pero yung utak niya at ang kanyang kaluluwa ay parang wala doon sa laban. Kaya nga nagre-reflect yan sa kanyang stats ngayong taon dahil 5.8 points per game lamang, 6.1 rebounds, 5.6 assists, 48% sa field, 47% sa kanyang mga free throws. Hindi nga natin sigurado kung meron bang injury na dinideal itong si Simmons, pero sana ay umayos na ang kanyang paglalaro at matulungan niya ang kanyang team. At sa ating next balita naman may sinise itong si Coach Kerr patungkol nga sa recent losses ng team ng Golden State Warriors. Yan ay walang iba kung hindi ang kanyang sarili. Panoorin natin to. Sure, and that's what being the coach is about. It's not just about drawing up a play. It's about really getting to know your players, building relationships with them, trying to give them a vision that they can collectively shoot for. And clearly I have failed at that to this point this year. Ang maganda ngang sinabi ni Coach Kerr na ang pagiging coach nga lang daw ay hindi basta pagdo-draw up ng play. Kailangan mo rin daw na magkaroon ng connection sa iyong mga player at bigyan nga daw sila ng vision na kanilang magagawa sa season. At yun nga daw ang na-fail, hindi nagawa ni Coach Kerr so far at this point ng NBA season. Well, talaga namang maganda ngang marinig ito mula sa isang coach ng team. Ito'y pagpapakita lang talaga ng leadership ni Coach Kerr. Hindi naman 100% kay Coach Kerr ang blame dahil syempre ang mga players din ay may kakulangan. Pero maganda nga may nag-i-step up at sinasabi na I have to do a better job next time. At yun nga ang ginawa ni Coach Kerr ngayon. At para na nga sa ating panghuling balita ay pag-usapan na nga natin ang interest ng mga ilang tao nga daw sa Lakers patungkol sa Hornets point guard na si Terry Rozier. Sabi dito sa latest report, Terry Rozier has fans inside the Lakers organization. Well, kung matandaan nyo ito mga idol ay matagal na parang may interest itong team ng Lakers dito nga sa point guard na ito, sa scoring point guard na talaga namang makakatulong, masasabi natin na makakatulong talaga sa team ng Lakers. Yung scoring niya pa lang at yung playmaking niya ay malaking tulong na dito sa sobrang nag-i-struggle na Lakers. Kaso ang pinoproblema nga rin nila ay yung kanyang napakalaking kontrata na 90 million at nasa first year pa lamang siya ng 4-year na kontrata na yan. And I think nga mga idol, hindi na nila kailangan si Terry Rozier. Meron naman silang Dennis Schroeder. Halos kaparehas lang din naman sila ng laruan. Mas athletic nga lang itong si Rozier at mas may gandang shooting sa labas. Pero itong si Dennis Schroeder nga ay may dalang matinik na depensa na kakulangan nga ni Terry Rozier sa kanyang game. So I think it's better para nga sa team ng Lakers na mag-stick na lang kay Dennis Schroeder. Mura pa ang kanyang kontrata.